Amen and amen. Give the Lord a good morning. God bless you. Praise the Lord. Yeah. Palapakan naman natin ng Panginoon ngayong araw na ito. Maraming salamat kay Lord sa bagong araw na ito. Pakisabi nga sa mga katabi mo, maraming salamat, nagkita pa ulit tayo. Ayan, praise God. Pakisabi sa ating mga katabi. Good morning po, Rain M family, Rain M champions, and also to those who are watching us live today. Maraming salamat po for tuning, for watching, for sharing, and for liking. At maraming salamat po sa mga nagtatags at nag-share po ng ating live streaming. Maraming salamat po. And also, ngayong umaga pong ito, nais nating pasalamatan ang ating mga friends and guests and visitors ngayong umaga. Kung meron po tayo mga bisita ngayong umaga, palakpakan naman po natin sila ng yung malakas na palakpak ng pang-welcome talaga. Ha? Salamat po. Ngayon po ay month of July at sobrang bilis na po ng panahon, no? Kumakailan lamang po ay June at Mayo, at nung kumakailan lamang nung January ay napaka bilis po ng panahon. At alam nyo, kahit po mabilis ang panahon, ay nananatili pong matapat ang Diyos sa ating lahat. Amen? Na kaya po nayo nanditong lahat because we have experienced how God is faithful to our lives. Na ano man po ang pinagdaanan natin at pinagdadaanan nyo po ngayon, ang Diyos po ay papatunayan pa rin niya ang kanyang kabutihan sa inyo. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, tap the person on the shoulder next to you and say, relax ka lang, may ginagawa si Lord. Ayan, salamat po sa inyo. Praise God. Ngayong araw po na to, tayo po ay nasa ikalimang bahagi ng ating pong series, That I Am Secured. At minabuti ko po na tayo po ay mag-crossover hanggang month of July, sapagkat we would like for us to understand that when God would like to empower people, He introduces Himself at He is actually giving His name. Sa nakaraan po nating mga pag-aaral ng mga nakaraang linggo, we have learned that God is the resurrection. One of the name of the Lord is He is the resurrection and the life. Number two, that He is Jehovah Jireh, El Shaddai, number two. Number three, He is Jehovah Jireh. Last week po, ay tinuro po ni Pastor Sean that He is our banner. He is Jehovah Nisi. Ngayon po ay maganda po ang ating pag-aaralan upang maunawaan po natin kung gaano tayo kamahal ni Lord. At hindi lamang po tayo gaano kamahal ni Lord, kung paano po siya nagkikira sa inyo. At kung minsan po madalas ang mga tao po nasing nasa paligid, hindi natin nararamdaman na sila nagkikira sa atin. Pero huwag kang mag-alala, ang Diyos lagi nagkikira sa iyo. Amen? No, pakisabi mo nga uli sa katabi mo, God is caring for you. Ayan. Ang pamagat po ng message natin ngayon, mga kapatid, is the secret life of sheep. Alright, siguro po nagtataka po kayo bakit ito po ang pamagat po natin, the secret life of sheep. Alam niyo po, hiniram ko po ang title na ito sa isang cartoon. Ang pamagat po is the secret life of pets. Now, hindi ko po alam kung nakapanood po kayo ng animation na ito o cartoon na ito. Alam niyo po, sa edad ko pong 27, mahilig pa rin po ako sa cartoons. Diba? Hindi naniniwala sa akin. Sabi ng misis ko sa akin, sabi niya, alam mo, Tart, sabi niya, nagtataka ako sa'yo. No? Ang tanda mo na, pero bakit mahilig ka sa cartoon? Totoo po yan, didiretsyon ko po kayo. Maybe, probably, that's my softer side or my lighter side. Or probably, hindi ko talaga na-enjoy yung childhood ko. Bahala na po kayo mamili kung alin po doon. Pero most of the time, kapag po ako ay na-stress, no, dalawa lang po ang pinapanood ko po sa Netflix or sa pelikula. Tanong niyo po sa akin kung ano. Yung pong bakbakan, gerahan, duguan. Yan. At pangalawa po, cartoons. Pampatanggal ko po ng stress yun. Eh, hindi ko lang po alam kung sa inyo po, kung kayo po ba ay nanonood ng mga gera, bakbakan at sci-fi, natatanggal ang stress nyo. Eh ako po natatanggal ang stress ko. Siguro po kayo, pagka kayo ay nag-a-add to cart, natatanggal ang stress nyo. Wala akong kausap dito, no? Pero po sa akin, pa nag-a-add to cart, lalo po ko nai-stress. Anyway, ako po ay mahilig sa cartoon. At kung tanungin ko po dito, sino po rito ang nakapanood nung one nito? Yung one, yung The Secret Life of Pets. Pakitaas nga po ang kamay. Now, bakit po The Secret Life of Pets, yung pong cartoon na to?
Hindi po itong pamagat ng message natin, ha? Ang pamagat po natin, The Secret Life of Sheep. Now, ito pong dahilan. Yung ito po kasing karton na ito na hiniraman ko, nung animation to ng title, sila po kasi yung the usual pets po sa aso sa bahay. Pero pag alahan na po ang kanilang amo, kung ano-ano po pinaggagawa nila. Naglalakbay po sila, ginugulo nila yung bahay. Meron po silang tinatawag na secret life na hindi alam ng kanilang mga amo. Pagdating po ng hapon, babalik na po sila sa usual na buhay nila. Now, bakit po ang title natin ngayon is The Secret Life of Sheep? Ito po siya. Kasi po, the Bible says, mga kapatid, na tayo po'y nilarawan bilang sheep. At alam niyo po ba na ang pet po sa Old Testament at sa Israel po, hindi po dogs and cats. Ang pet po noon ay mga sheep. Nagigets po ba? Ngayon po, ang mga sheep ulam. Gagets nyo? Pero in the Old and New Testament, ang mga sheep po, mga kapatid, ay pet. At bakit po sila pet? No? Minamahal po sila ng todo ng kanilang shepherd o ng kanilang tagapag-alaga. Na kahit ano gagawin nila, mga kapatid, para sa kanilang pet. May I ask a question? Sino po dito ang may mga pets? Taas pong kamay. Aso, pusa, alakdan, ahas, daga. Okay, meron mga ganun. Okay, sino, di po ba ang inyong pets? Dati po, nung araw, pagka nag-aso ka, bantay lang eh. Ngayon po, ang aso, pag nagkasakit, pinapa-veterinaryo pa, pinapa-confine pa. Bakit po? Sapagkat you are saying that the pet, your pet, is now part of your family. Are you listening to me? Now, in the Old Testament times, ang mga sheep po, mga kapatid, because they are considered pets by the shepherd, ibig sabihin, hindi po nila ito pinapakain sa tao. Alam niyo po, sapagkat ito po ay bahagi na ng kanilang pamilya. Now, bakit po natin pag-uusapan ang pamagat natin is the secret life of sheep? Because we will now go to the fifth name of God in the scripture. Ang pamagat is Jehovah Rohi. Jehovah Rohi, the Lord my shepherd. Everybody say, the Lord my shepherd. No, if I am a sheep and He is my shepherd, mga kapatid, ibig sabihin, God is considering me very special. Ay, walang kausap. No? Pakisabi nga ulit sa katabi mo, alam mo, sabi ni Pastor, special child ka daw. Lakas mo. Sabi mo. Alam mo, sabi ni Pastor, special child ka lang. Now, if you will going to look at the scripture, no? The church or the children of God, ang mga anak ng Diyos po ay pinicture or inilarawan sa tatlo. One, inilarawan po ang church as a family. Okay? That's why we are here today. You are not just a member of Rain M. We are a family. We care for you. We love you. At gusto po namin kayo, mga kapatid, na makatagpo nyo si Lord in a deeper level. Hindi po ang church ay religion lang na a-attend ka pag Pasko, mamamatay ka, pag buburol ka o kakasal ka. No, the church is a family. And when you are away from your family, you miss your family. Ay, listen to me. Tayo po dito, pamilya. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, pamilya tayo dito, ha? Pamilya tayo, ha? Kaya sabi mo, pwede mo na akong utangan. Hindi, joke lang. Nakita niyo po, the Bible says that the church is a family. Another picture of the Bible is a church is also a fellowship. No, we are gathering here today as a family, fellowshipping with one another. Kaya alam niyo mga kapatid, nakakalungkot po. Everybody say nakakalungkot. Nakakalungkot yung a-attend ka, uuwi ka, nagmamadali ka pa. Bakit po? Kasi parang relihiyon lang sa'yo. Maganda yung dumarating ka dito, nakipagtsikahan ka pa, lumalabas ka, nakikipagtsikahan ka pa. Hindi yung nagmamadali ka, umaalis ka, dahil parang gusto mo ng magunaw, umauna ka na sa langit. Hindi ko po alam, pero you know, the church is not just a religion. It's not a religion. The church is a fellowship. But there's another picture of the church in the Bible. Tanong niyo po sa inyo ano. The church is also pictured as a flock. Okay? So, it's not just a family. We are pictured as a fellowship, but we are pictured as a flock. Let me give you an example. In the book of Psalms 100, verse 3, this passage told us that, know that the Lord is God, and it is He who made us. We are His. We are His people. At tinan niyo po ang pinicture sa kanyang mga anak. Sabi niya, we are His people. Ano daw po tayo? The sheep of His pasture, no? Kaya yung katabi mo ay sheep.
May pronounce lang ng tama, baka mamali. Okay? Yung katabi nyo po ay sheep. Okay? Ibig sabihin, in God's eye, we are not just a family or we are a flock. We are His sheep. At tinan nyo po ito, bakit po niya inahilintulad tayo as sheep? Because ang sabi ng John chapter 10, verse 10 to 14, Jesus Christ Himself verified and confirmed. Ang sabi po niya, the thief comes only to steal, kill, and destroy. But I have come. Look at the screen. This is very good for everybody. And let these words be alive to you and to those who are watching us. I have come that they might have life. Tapos na ba si Lord? Dumating ako para bigyan kayo ng buhay. Tapos na ba siya? Hindi pa. Sabi niya, I have come that they might have life. At ano? And to have it in full. Ibig sabihin, God just doesn't want you to be saved and assured that you're going to heaven. He wants you to prosper. He wants you to enjoy this life. He wants you to be promoted. He wants you to have a good life in God, honoring God. Because part of our salvation in eternal life is a good life in God. Ay, walang kausap dito, no? Kaya ito, hindi bagay sa anak ng Diyos ang naghihirap. Ay, walang kausap. Kasi bakit? Sapagkat ang pangako ni Jesus, ang tanging nagpapahirap at gumigiba at naninira at nagwawaldas at nagwawalwal ay mga magnanakaw. Pero sabi ni Lord, I have come to give you life. I have come to heal you. I have come to provide for you. I have come to give you life and enjoy it abundantly. Kaya mga kapatid, ihanda mo ng sarili mo. Bakit? Sapagkat mararanasan mo ang abundant life to the full. At iyan ay para sa kanyang mga anak. Ay, wala kang kausap dito. Ready na ba kayong tanggapin yan? Ready na ba kayo? Look at the next verse. Sabi ni Christ, I am the good shepherd. Actually, He mentioned it in Hebrew, I am Jehovah Rohi. I am. Hindi niya sinabing, I am like a shepherd. Sabi niya, I am a good shepherd to you. Sabi niya, the good shepherd laid down his life for the sheep. Sabi niya, the hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away. Ano daw pong dahilan? Because He is a hired hand and cares nothing for the sheep. Jesus Christ is comparing maraming nag-aala shepherd. Kunwari mahal ka, pero pag napahama ka, bibitawan ka. Sample, ang demonyo po nangangako sa'yo. Wala akong kausap. Anong pangako ng demonyo sa'yo? Gawin mo to, maglagay ka, uulad ka, maniwala ka, yayaman ka. Pero sa bandang dulo, pag makukulong ka na, wala na siya. Alam kong kausap dito. Are you listening to me? Ang demonyo po, mag-o-offer din sa'yo ng quote-unquote good life. Pero sa bandang dulo, bibitawan ka. But hallelujah, glory to God. Si Lord, sa umpisa, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. At hindi ka lang ibibigyan ng buhay na walang hanggan, bibigyan ka ng buhay na masagana. At sa panahong merong aatake sa'yo, ipagtatanggol ka ng Diyos sapagkat siya ay ang good shepherd ng buhay mo. He is your Jehovah Rohi. And many people doesn't understand this. Bakit po? Kaya ang tingin nila kay Lord, parang ano lang, hingian. Si Lord hindi hingian. Si Lord, may relasyon ka sa Kanya. Inulit niya sa pangalawang pagkakataon, I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep knows me. Bakit hindi mo kilala yung shepherd? Baka ka hindi sheep. Tinan mo yung katabi mo, amoy-amoyin mo nga, baka amoy kambing. Umulan eh, hindi naligo. Nandidahin niyo po kung malamig, hindi naligo. Nakuha niyo po ba? Question, bakit ba ang pangalan ni Lord is Jehovah Rohi, Rohi, no? The Lord, my shepherd. At bakit niya hinalintulad ang mga tao at ang kanyang mga anak at ang simbahan sa sheep? Ito po ang dahilan. Ayon sa mga pag-aaral, nagka-check ko lang kanina, kausap ko ang mga scientists. Sabi nila, ang tupa daw po lamang
ang the only domestic animal that cannot exist without man. Imagine ninyo yun, yung pusa, pawalan mo, mabubuhay. Siya mambuhay. Hindi, joke lang. Yung pong aso, pawalan mo, mabubuhay. Pero yung daw pong sheep, pag walang taong mag-aalaga, mamamatay. Parang ikaw. Pag wala kang asawa, parang gusto mo nang mamatay. Hindi. O yung iba naman, nakapag-asawa, kaya gusto nang mamatay. Ayan, yan kayo natatawa. Ayan, yan ang gusto nyo. Tandaan nyo po ito, mga kapatid. Wala pa po kong nakita na namatay dahil nag-asawa ng late. Pero marami akong nakitang namatay dahil nag-asawa ng early. Are you following me? Kaya, nakukuha nyo po ba? So, ito po, yun palang sheep, siya lang po, mga kapatid, yung hindi mabubuhay. Kaya kailangan may kasama siya. Ito pa, alam nyo po ba, wala silang sense of direction. No? Parang tayo lang. Ngayon, itong mood mo, bukas ito. Sa kabila, ito. Wala kang sense of direction. Ito po ang dahilan kung bakit wala silang sense of direction. Kapag po sila'y nawala, if ever they get lost, they cannot find the way back. Okay? Hindi sila, pag po sila nawala, bakit po sila nawawala? Kasi po, ang mga, bakit po sila madaling mawala? Kasi because they are easily disturbed. Kaya po ang mga sheep, ayaw ng lugar na maingay. Siguro matanda na sila. Di ba? Ayaw nila ng maingay. They are easily disturbed. In fact, hindi po sila iinom sa sapa na malikutang tubig. Yung, hindi sila iinom. Gusto nila, kasi sila po, habang umiinom, may pumatak lang na pak, magugulat po sila. No, parang Pilipino lang. Buti na lang ang mga sheep, pag nagulat, hindi ko ano pa yung sasabi ng bibig. Nandiyan ba kayo lahat? Buti na lang. Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw yon, niyayari ka ni Pastor. Ha? Nabuhan niyo po ba? They are easily disturbed. Ano pa? Alam niyo po ba? They follow another, one can lead another astray. Kapag po sila may sinundan, susundan po nila. Pag naligaw po yung isa, ligaw lahat. Ganun sila kaengot. At ito po, nilarawan tayo ng Diyos na sheep. Tayo po'y engot. Sa sobrang kaingotan po natin, nanalo ka sa isang hindi mo sinalihang rapol at pinatulan mo, engot. Alakong kausap dito, di ba? No? Nakipagkilala sa isa text, love you na daw. Pinatulan mo na ma'am, nagkita kayo, nag-eyeball kayo, engot. No, ang sakit, besh, ha? Sabi sa katabi mo, engot ka daw, sabi ni pastor. Sabi ng iba dito, hindi ko maintindihan tong pastor na ito. Kanina sinasabi, mahal ka ng Panginoon, special ka. Ngayon sinasabihin ka, engot ka. Nandito nyo, hindi po, sabi naman, imagine mo, pag po sila, basta meron silang sinusundan, susundan po nila yan. Because madali po silang magtiwala. Ngayon, pag naligaw po yun, ligaw lahat yan. Ganun po sila katindi. At ang turing sa atin ng Diyos ay sheep. Ito po, they flock together, they do better in flocks and not separate. Totoo yan eh, di ba? Ang mga sheep daw po, mas malakas sila pag sama-sama. Pag nag-iisa, kawawa sila. Ito po ang kanilang ano, kagandahan sa sheep. They are clean-natured animal. Okay? Not like goats, they eat anything. Hindi po sila kumakain basta-basta, pihikan pa, choosy. Ha? Hindi sila katulad ng kambing, lahat kinakain, kaya nga po maangis. Nag-gets po? Now, the reason why, bakit po tayo hinalintulag? Sabi natin kanina po, ang pangalan ni God dito is, the Lord is my shepherd, Jehovah Rohi. Now, pag-aralan natin, kung tayo po ay sheep, walang direksyon, eengot-engot, madaling maloko, madaling ma-disturb, kung saan-saan napupunta, ang emotion ay topsy-turvy, eh kung talagang ganun pala tayo, kailangan talaga natin ng shepherd, si God. Kasi ito, kung emotion mo, ibibigay mo sa lalaki, walang tiyaga yan. Sweet lang yan hanggat sexy ka. Diyos ko. Pag siksik ka na, yung iba hindi na sexy, siksik.
Yung iba, zigzag. Naintindihan niyo po ako? Wala na! Ngayon, kung ibibigay mo sa lalaki at yun ang buhay mo, paiikutin mo, eh ikaw mismo, ang gulo-gulo mo, yung tao na to, ang gulo-gulo, ang tawag sa inyo, magulo. Kaya pala, sabi ng Bible, kahit sinong tao, hindi ka kayang pasayahin. God, no one can sufficiently satisfy you except me. Kaya ano po ang series, ito pong ating pag-aaral ngayong araw na to. Simple lang po, kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Kailangan mo ang Diyos sa pamilya mo. Kailangan mo ang Diyos sa business mo. Kasi bakit? Madali tayong maloko at mawala. Ngayon, kapag ang tinanggal mo ay Diyos, delikado ka. Maaaring tanggalin mo ang business, pero okay lang sa akin, basta medyos pa ako. Panalo. Mawalan man ako ng mahal sa buhay, di bali na, basta medyos pa rin, panalo. Mawalan ka man ng asawa, iwanan ka. Mga kaibigan, ipagpalit ka sa iba, hindi na bali, basta meron kang Diyos na nag-aalaga sa'yo, panalo. Mawalan ka man ng business, bumagsak ang lahat, hindi bali, basta ang mahalaga, kasama ko pa rin ang Diyos. Kasi ang Diyos, pagkasama ko, kaya niya akong i-recover, kaya niya akong itaas, kaya niyang ayusin ang lahat. And the reason for this, because He cares for you, because He is your shepherd. Now, let's talk about that. If God is my shepherd, Jehovah Rohi, ano ba talaga ang puso ng isang tunay na shepherd? Pag-aralan po natin. Are you ready for this one? This is good. Sabi mo sa katabi mo, mabubusog ka dito. Ha? Lakas mo, mabubusog ka dito. Now, sabi natin kanina, sabi ni God, I am your shepherd. You're a part of me. I will lay my life on you. I am the shepherd. Okay, I'm going to just give you three things. Very simple. Walang masyadong fancy words. Very simple. There are three things. If God is your shepherd and you are God's sheep, ito po ang gagawin niya sa'yo at gagawin niya hanggat nabubuhay ka. Number one, because the sheep or the shepherd provides. Para maintindihan natin ang pangalan ni Christ o pangalan ni God na Jehovah Rohi, the Lord is my shepherd, puntaan natin ang isang paboritong passage, yung Psalms 23. Tayo po may mga life verse, no? Ano po may mga life verse? Kayo po ba rito may mga life verse? Ano po yon? Jesus wept. Di ba yun yung mga life verse nyo? Ang dali-daling kabisaduhin, umiyak si Jesus. Yun na po yung life verse ko. Kaya kita mong buhay mo, iyak na iyak ngayon. Naintindihan nyo po ka? Naintindihan nyo po ba ako, mga kapatid? Naintindihan nyo ako? Jesus wept. One time po, meron akong series niyan. Jesus went. W-E-N-T. Ah. Okay, next time. Magulo po kasi isip ko eh. Jesus wept. Sino ito may mga life verse? Yung bang, I know the plans I have for you, says the Lord. Diba? Lands of plus for you. Sino po ito yung sino po ito may life verse? For God so loved the world. Okay. Sino po ito may mga life verses? Taas sa kamay. Yung verse na yun, iniingat-ingatan mo talaga. Yung taas po ang kamay, no? Sino ito yung may life verse ba kayo na, for you are the father, the devil, yung mga ganun? Wala naman siguro. Pero alam niyo po, maganda po tayo magkaroon ng life verse, pero maganda rin po magkaroon tayo ng life passage. Alam niyo kung ano? I advise you, kabisaduhin niyo po ang Psalms 23. Bakit po? Doon niyo makikita kung gaano ka kamahal ng Diyos. Tingnan natin, isa-isahin natin, tipak-tipakin natin, tingnan niyo how God loves you so much. Kaya after this, ma-overwhelm kayo, napakabuti talaga ng Panginoon sa akin. Tingnan natin, in Psalms 23, sabi doon, the Lord is my shepherd, I lack nothing. In other translation, the Lord is my shepherd, I shall not want. Medyo yung word na want po, medyo malayo ng konti sa original. Sa original Hebrew po, ang talagang sinabi niya, the Lord is my shepherd, hindi ako magkukulang. But look at the word. Ginamit ni David po yung the Lord is, look, my shepherd. Now, bakit ko po ito bibigyan ng emphasis? Your life will never lack anything if God is really your God. Kasi maraming tao, nag-expect sila kay Lord, i-bless. Pero ang tanong, may relasyon ka ba sa Kanya? Kung gusto mong maranasan ang provision ni God na hindi nagkukulang, dapat may relationship ka. Kaya sabi ni David, the Lord is my shepherd. Kaya pansinin nyo, yung mga tao na may relasyon kay Lord, ano tawag kay Lord? Si Lord. Yung walang relasyon kay Lord, ano tawag kay Lord? Si God.
Nagpapasalamat ako kay God. Hindi ko alam kung butiki yung pinasasalamatan mo. Nagets po ba? Bakit po? Kasi ito, maraming tao gusto pagpalaing sila. Pero hindi ka mapagpapala ng tunay ng Diyos kung wala kang relasyon sa Kanya. This is a challenge for this message. Have your relationship with God first so that you will never lack nothing. Can you amen? Bakit po? Tanyo po sa'yo kung bakit. Because you cannot be a part-time Christian desiring a full-time promise. You cannot. Gusto natin ng full-time promise of God. Pero ang buhay natin pang part-time, ano yun? Linggo lang lalitaw, mabuksan ng Bible, pag may alikabok, ano pang nangyari? Naimbita, pumunta ka ng simbahan, ang sagot pa, ay, ano ako, bakit? Baka masunog ako. Imaginin mo, mas gusto pa niyang masunog sa simbahan kaysa masunog sa impyerno? Gets niyo po ba? Ano po yun? We cannot expect God, ito ha, hard truth. You cannot expect God to bless you to the full until you have a relationship with Him. My challenge everyone sa mga taga 10 a.m. service, do you have a relationship with Him? Do you have a personal relationship with Him? Kung wala pa, this is the time, this is the moment, this is the minute God says, today is the day of your salvation. If you will open up your life to Him, He will be your shepherd, He will be your Savior, He will be your Lord, He will be your God. Pero ang una muna, dapat may relationship ka sa Kanya. No? And I praise God, ito, itong pangako ni Lord, sa lahat ng meron ng relationship sa Kanya, hallelujah, hindi ka magkukulang. Ay, ang hina nun ha. Naranasan nyo yan, mga anak ng Diyos. Naranasan nyo, nag-pandemic last year. Hanggang ngayon may pandemic pa. Pero pansinin mo, napatunayan mo, napakatapat ng Diyos. Grabe. Napatunayan mo, napakabuti ng Diyos. Sobra. Napatunayan mo na hindi ka sumala sa pagkain. Sobra pa pagkain. Kung kailan may pandemic, tsaka ka tumaba. Diyos ko. Bakit nung walang pandemic, nangangayayat ka, isang bulate na lang. Pero bakit ngayon lalo kang tumaba? Nangangahulugan, the fat belongs to the Lord. Nangangahulugan, God loves you and He wants to sustain you. What is the point? Kasi pangako yan eh. Pag siya ay shepherd mo, ikaw ay sheep niya, pamilya tayo, may relasyon. Panginoon, hindi mo ako pagkukulangin. Ang sarap magdasal ng ganon. Kaya pagpalagay mo, magkukulang na ang bigas. Punta ka na sa ama mo. Lord, di ba shepherd kita? Sabi mo, hindi mo ako pagkukulangin. Panginoon, eto na. No? Pero Lord, I still trust you. You will do a great miracle in my life. No, tingnan niyo po ito ha. Sabi pa niya sa verse, sabi niya, He makes me to lie down in green pastures. He makes me to lie down in green pastures. Sabi niya, pinapahiga niya ako sa sariwang pastulan. Question, eto po ha. Alam niyo po kung ano unang binibigay ni Lord dyan, ano pinuprovide ng shepherd? Tingnan niyo po yung word na ginamit, He makes me to lie down. Sino ito yung may mga pet? Pag natulog, nakabuka ka pa. Tas po kamay. Di ba tontuwa ka, kinukuhanan mo? Minamayday mo pa. Ano siya? Relax na relax. Ano yun? Bahay na bahay. Tandaan niyo po to, ang isang hayop na aligaga, kundi matae, may sakit. Pero doon sabi niya, God is my shepherd. He will make me lie down. Ano yun? He will make me relax. Saan? In green pastures. Ano po ang unang pinuprovide ni Lord sa ating lahat? Tangi po sa'yo kung ano? Ito ang hindi pwedeng bayaran at walang presyo. Ang unang pinuprovide ni Lord, contentment. Imaginin mo, if you are contented na may pera, peaceable ka. Kung contented ka na wala kang pera, peaceable ka pa din. Kung contented ka na walang pandemic, may kapayapaan ka pa rin. Kung contented ka na may pandemic, may kapayapaan ka rin. Saan ka pa? Walang presyo ang contentment. Kaya ang prayer, ang unang binibigay ni Lord, hindi material things. Ano unang binibigay ni Lord? Contentment. Kasi bakit? Kasi kung bibigyan ka ni Lord ng material things at wala kang contentment, hindi ka rin masaya. Pero kahit anong meron ka at may contentment ka at lalo kasama ang Diyos at ang Diyos na nagbigay, masaya ka. Are you hearing me? Motor ka lang sila, four wheels. Eno ngayon kung motor, ikaw bayad ng motor, sila naguhulog ng four wheels, contented ka. May bike ka,
Oh, umuulan, nakakapote ka, pero kontento ka. Wala yung pinagkaiba sa naka-Subaru o naka-SUV. Samantalang sila'y SUV, ikaw ay USB, eh ano ngayon? Ang mahalaga, contented ka. Ang tanong ko, God is providing contentment. Now, let me clarify this. No? Sabi niya, He makes me to lie down in green pastures. This is a revelation. Alam niyo, ito po. Pag sinabing green pasture in the Middle East, ano po, hindi po natural yan sa terrain ng Israel. Ang Israel po kasi maraming terrain. No? Alam niyo, yung mga shepherds po, na pinupuntahan ng mga sheep para manginain po sila, mga kapatid, ay hindi po lush and green. Now, eh bakit ang sabi po ni David kanina, He makes me to lie down in green pastures. Everybody say green pastures. Oh, kasi po, ang green pasture po in Israel is a result of the finished work of the shepherd. Ganito po siya. Ganito po ginagawa ng mga shepherd. Look at me. Look at Pastor Reggie. Kung ako yung shepherd, ito yung mga sheep ko dahil nakaputi. Tumawa kayo. Okay. Nakaputi. At sabi niya, He makes me to lie down in green pastures. What I will do, in advance, pupunta ako dun sa pasture. Aayusin ko yun. Tatabasin ko. Aalisin ko ang bato. Babalik ako sa aking sheeps. Sheep pala, walang plural yon. At dadaling ko sila ron. Pagdating nila dun, hindi sila manginain. Kasi nakakain na sila ron eh. Ayun gagawin nito, magre-relax na lang sila. Now, this is what God is telling you. No? Ngayon pa lang eto ka. Maraming dawag, maraming bato, maraming damo. And yet God is still blessing you here. Alam nyo, today God is now advancing in time. He's preparing a place for you. Are you hearing me? Pero ito, hindi mo 'to alam. Ang nakakaalam nito yung shepherd lang. Tatanggalin na niya lahat ng problema, lahat ng kaaway mo, papatayin na niya, lahat ng persecution, aalisin na niya, lahat ng hinakit, i-heal na niya. Alam nyo, and one of this day, He will take you from here to the green pasture and say, My children, I have finished them for you. Ay, wala akong kausap dito. Ikaw ang nakikita mo pa lang yung ngayon. Pero ang Diyos may inihanda na bukas. At ang inihanda niya sa'yo, sobra, grabe, sobra-sobra, nag-uumapaw. At pagdating ng araw na yon, magugulat ka na lang. At ang sasabihin mo na lang, I love you, Lord. Blessed be the name of the Lord your God. Listen to me, your promised land is not afar. Your promised land is near. Because my Savior, my Shepherd, is already in the promised land, preparing for you. Ay, naku, ang sarap, no? Pero hindi mangyayari yun pag wala kang relationship sa Kanya. Hindi mangyayari. Kaya lagi namin sinasabi sa simbahang ito at sa online natin, sa live streaming natin, have a relationship with God first. No? Ito pa. So, He wants to give us contentment. Sabi pa niya, He leads me besides very, very, very awkward, very, very strange. He lead me beside quiet waters. Ano yun? Nabanggit ko sa inyo kanina, di ba? Madaling ma-disturb ang sheep. Ano yun? Konting ingay. Nagugulat lang po sila. No? Konting ano lang, nadidistract talaga sila. Nakakawala ng focus. Nawawalan sila ng focus. Kaya sabi po, yung shepherd ko, sabi ni David, my shepherd leads me in quiet waters. Ano po ang pangalawa niyang ipinuprovide? Not only contentment, na hindi pwedeng bili ng pera at walang presyo. Can I hear an amen? Walang presyo ang contentment? Di ba? May pangalawa pa na pinuprovide si Lord para sa kanyang mga sheep, para sa kanyang anak, na hindi pwedeng bayaran at walang presyo. Tanong sa'yo ko, ano? Eto. Kasi pag may kapayapaan ka, kahit ano nangyayari sa mundo, okay lang. Kaya si Christ may kapayapaan sa loob, bumabagyo, sa dagat, lulubog na, sa lahat taranta, pero siya tulog. Bakit po siya tulog? Dahil wala ba siyang pakialam? Hindi. Meron siyang kapayapaan. Alam niyo po, pag may pandemic, nakakatulog ka pa, ay grabe ka. Sa maniwala ka sa akin, God has provided for you peace. Wala kang trabaho, tingin mo parang wala. Alam niyo mga kapatid, you need peace. And that peace can only come by making God as your Jehovah Rohi, your shepherd. Kasi hindi ka magkakaroon ng peace nang wala yan. Sabi ng iba, pag nagkapera, masaya na ako. Try mo. Imagine mo si Bill Gates.
bilyonaryo. Sino gusto maging Bill Gates? O sige, the other gate. Imagine mo, si Bill Gates, one of the billionaire sa buong mundo. In fact, many times, top one siya. After 30 plus years, siya at ang kanyang asawa said, magse-separate na kami. Imaginin mo, may pera kayo. Nag-separate ka. Imaginin mo, yaman nyo. Ano pang sasabihin ko? Kalimutan ko. Ano pa? Tulungan mo ako. Okay. Ano pang pwede mong bilhin? At hahangarin mo pa. And yet kita mo, they're not happy. Sabi ng iba, siguro kung maganda ako, hindi ako zigzag, hindi rin ako siksik, kundi ako'y sexy, sasaya siguro ako. Ang mga artista, kagaganda. Naghihiwalay. Kagagwapo. Parang katabi mo. Liar. Di ba? Tapos magugulat ka, naghihiwalay. Nagtataka pa ako yung kay papapangit, hindi naghihiwalay. Samantalang ito, ang kikinis, ang gaganda, artista, pinaglalawayan ng mga lalaki itong babaeng ito, niyayami ng mga babae yung lalaking ito, and yet pagkatapos na maraming ito, naghihiwalay sila. Anong dahilan? Kasi ang kagandahan at status, hindi pwede magbigay ng kapayapaan. Magtataka ka, may mga tao, wala namang magandang bahay. Magugulat ka, walang magandang cellphone, kontento. Yung iba, touchscreen ng cellphone, bumaga lang ang internet, galit na galit. No? Sabi niya sa katabi mo, pinatatamaan ka na naman ni Pastor. Are you listening to me? Ladies and gentlemen, contentment and peace, hindi mababayaran. Kaya kung meron kang ipagpe-pray ng 2021, do not just pray for blessing, pray for contentment. Because kung kontento ka, kay bigyan ka, kay hindi ka bigyan, sobrahan o mabawasan, you will still say, I love you, Lord. Bakit po tayo naghihirap? Sapagkat naghahangad tayo ng ating mga pangarap nung maliliit tayo. At hindi naman masama. Pero minsan sa sobrang pangarap natin, nakakalibutan natin na ang tunay na magbibigay ng contentment ay peace is none other than God. And that only will come if you have a relationship with Him na mas malalim. Amen. So, tuloy natin. Are you amazed how God loves you so much? Tingnan niyo pa ang sumunod, ha? Ito pa yung po-provide niya. Sabi niya, He restores my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Anong ginagawa? He will guide me. Pangatlong bibigay niya sa'yo, sense of direction, mga kaibigan. Everybody say direction. Oh, ang bibigay niya sa'yo, direction. Imagine mo, ang saya nun, no? Yung may problema ka, pero alam mo ang direksyon ng problemang ito sa kabutihan mo. Saya, no? Yung mga walang Diyos, pag may problema, ang tingin nila sa problema, katapusan na nila. Pero ikaw, dahil may Diyos ka, may shepherd ka, may Jesus ka, may relationship ka, namumroblema ka ba? Oo naman! Pero alam mo, ang katapusan nito, kagandahan para sa'yo. Direksyon yun! Alam mo, nagkapag-problema kayo sa family, but because you have God, alam mo nangyayari, alam mo may mangyayaring himala, alam mo may mangyayaring maganda, because God is already providing directions for you. Amen. That's why, ladies and gentlemen, when we put our problems in God's hands, He puts His peace in our hearts. Ay, parang hindi naniniwala. But when we put our problems in God's hands, He puts His peace in our hearts. Kaya ka aligaga, sinosolve mo. Bakit hindi mo namang itry, ibigay sa kamay ng Diyos. And let Him solve it. Minsan, totoo nga nagdadasal ka at nagpe-pray ka para sa problema mo. Pero may problema ka rin. Tanong sa'yo ko ano? Inuunahan mo siya na masolve ang problema mo. Tapos saka mo hihingan ng tulong ang Diyos para tulungan kang masolve ang problema mo. Guess nyo? Pangatlo, oo nga, nagdadasal ka. Hindi mo inuunahan ng Diyos. Di ba? Pero ito nangyayari, mga kapatid. Hindi mo lang inuunahan ng Diyos. Pangatlo ginagawa mo, tanong sa'yo ko ano? Kaya walang kapayapaan. Tanong sa'yo ko ano? Tinutulungan mo ang Diyos para sa problema mo. Hindi niyo po kailangan tulungan ng Diyos. Alam niya kung paano niya isosolve ang problema mo. Alam kong kausap dito, ang kailangan mo lang ay magtiwala. Bakit? Because problems doesn't weaken your faith,
but it is strengthening your trust in God. Problems will never weaken your faith, but it will strengthen your trust in God. The more you have problems, the more meron kang problema, the more tumatatag, lumalalim ang tiwala mo sa Diyos. Bakit? Kasi may mga bagay na hindi mo na maintindihan, hindi mo mauunawaan, pero ang Diyos pa din pagtiwalaan mo. Pero ito, mahirap sabihin yan pag wala kang relasyon sa Diyos. Wala akong kausap. Nakuha niyo po ako? Kaya pala, everybody say, kaya pala. Tinyo, magko-crossover lang po ako ng isang verse, ha? At ito po'y pangako ng Diyos. No? He will provide direction. He will provide comfort. He will provide contentment. Question, bakit He will provide? Tanong sa akin, bakit? Lakas niyo sa akin, bakit? Kasi sabi rin ni David, who wrote ng Psalms 23, sabi niya sa Psalms 37, ang sabi niya, I have been young and now I am old. Sabi niya, yet, everybody say yet, I have not seen the righteous forsaken, tinan niyo po ito, or his children begging bread. Sabi ni King David, naging bata ako, ngayon matanda na ako, proven ko na, walang sino man na anak ng Diyos ang mamamalimos o kakapusin. At walang anak ng Diyos na kanyang children, ang sabi niya, napababayaan. Ibig sabihin, dahil anak ka, sigurado, insured ka. Dahil anak ka, sigurado, assured ka. Dahil anak ka, dahil may relationship kayo, you will never be forsaken. Because He is your shepherd. Ipaglalabang ka at poproteksyonan ka. Ha? Pakisabi nga sa katabi mo, ang sarap maging anak ng Diyos. Sino ito mga anak ng Diyos na masarap at masaya na kayo anak ng Diyos? Hallelujah. You know, you have a God that provides for you. Number two, anong ginagawa ng shepherd? Because He is our Jehovah Ruhi, my shepherd. He provides. Number two, the shepherd protects. Hindi lang po siya nagpo-provide, He will also protect you. Tingnan niyo po ang yung sinabi ng Psalms 23 again. Ulitin ko lang po, let me encourage everyone, if you would like to memorize a passage, this time nag-elevate ka na, no? Nag-upgrade ka na, hindi ka na life verse, life chapter na, ha? Itong sabi po niya sa verse, sabi niya, verse 4, even though I walk through the valley, I will fear no evil. Sabi niya, hindi po nagbigay ng false hope ang Bible na hindi ka magkakaproblema. Ang sabi niya, even though I walk through, everybody say through. Hindi niya sinabing in the valley. Through the valley. Kasi most people are walking in the problem. Do not just walk in the problem. You walk through the problem. Sabi niya, even though I walk through the darkest valley, sa ibang translation, in the valleys of the shadows of death, I will fear no evil. Hindi ako matatakot. Ano ang sagot? Because you are with me. That's the answer. Sa totoo lang, mga kapatid, isa sa fear ng tao ay kamatayan. In fact, yan po ang number one o number two, mga kaibigan, sa fear ng tao, kamatayan. Ngayon, sabi niya ba sa akin, Pastor, hindi ako takot mamatay, takot ako sa aso. Hindi, takot kang mamatay pag nakagat ka ng aso, yun ang dahilan. Pastor, hindi po ako takot sa mamatay, takot po ako sa ahas. Hindi, takot kang makagat ng ahas kasi pag nakagat ka na sa mamatay ka, in other words, gusto mo pa rin, takot ka mamatay. Alam kong kausap dito. Nako niyo pa? Pero sabi niya, even though I walk in the darkest valley, hindi ako matatakot. Hindi niya sinabing, hindi niya katatakutan ng death. No, sabi niya, hindi ako matatakot. Sa anong dahilan? Dahil hindi ka takot mamatay? Tayo po, sa totoo lang, derechuhan, takot po kayo mamatay eh. Dami ipokrito rito. May kausap po ba ako dito? May kausap ba ako dito? Sino po rito hindi takot mamatay? Lord, pakikuha na nga po. Hindi ba kayo? Siya sabi na iba, hindi po ako takot mamatay. Pag magkakasakit na, ayoko pa mamatay. Marami pa akong... Hindi, takot ka mamatay. Pero eto, hindi ka takot ka mamatay nang wala ang Diyos. Pero ang verse po ito'y nagtuturo, hindi, alam ko mamamatay. Alam ko magkakaproblema. Alam ko magkakapagsubok, pero ang sabi niya, kahit makapagsubok man, daanan ko man ang lahat ng ito, hindi ako matatakot. Isa lang ang dahilan, kasama kita. Nakakatakot pala ang hindi kasama ang Diyos.
takot ang wala sa Diyos. Bakit po? Para maintindihan niyo po yung Valley of the Shadow of Death. Ito po ang valley sa Israel. Kaya po tinawag na valley, yung po yung daanan in between two mountains. Kaya nga po valley, valley, V. Totoo yun. Search nyo sa gugulo-gulo. Kaya po tinawag siyang valley because yun po yung daanan between mountains. Meron nga tinatawag na Yuli eh. Dalawang mountain sa pagitna pero parang U. Tawag nila Yuli. Oh, kita mo, natuto ka na ha. Yun, hindi totoo yun. Gawa ko lang yan. Sabi ni Justine, meron ba nun? Wala. Gawa ko lang yun. Okay? Kayo naman, masyado kayong seryoso. Sabi ni David, do I walk? Alam nyo, bakit po yung Valley of the Shadow of Death? Kasi bakit po? Nasa gitna ka, dumadaan kayo, yung mga wolf, mga kaaway, mga tulisan, mga durobo, nandun sa taas. At alam nyo, sa engagement of warfare, alam nyo sa mga pelikula, di ba? Pag ang kalaban mo nasa taas, talo ka na eh. Bakit? Kitang-kita ka eh. Gets nyo? Sabi po ni David, kahit magdaan kami sa kalagitnaan ng hukay at kamatayan, kahit pang mga kaaway nasa taas at nasa paligid at nasa baba, hindi ako matatakot. Bakit? Isa lang ang alam ko, sasamahan mo ako at kasama kita. Kaya ang tamang sagot, hindi ako takot sa kamatayan dahil born again ako. Maling sagot, hindi ako takot mamatay kasi sinasamahan ako ng Diyos. At kahit man anuman ang mangyari, ang pinakamahalaga, kasama mo ang Diyos. What is God trying to say? Do not let what you see makes you forget what He said. Dumadaan ka sa problema ngayon. Dumadaan ka sa maraming pagsubok ngayon. That's what you see. But ever, don't ever, ever, and never forget about what He said. He said, I will be with you in the fire. He said, though you walk in the fire, in the waters, they will never drown you. He said, I will never leave you nor forsake you. He said, I have loved you with an everlasting love. He said, I made a covenant because I will bless you to me a nation. He said, you will be a blessing to be a blessing to others. He said, believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. He said, if you will go to me, I will give you rest. He said, and I will make your burden so light and you will follow me, says God. He said, don't ever, ever let what you see makes you forget about what He said. Mahal ka ni Lord. Ay, nako. May sakit ka, that's what you see. But He said, I am Jehovah Rapha, I will heal you. Wala kang pera ngayon, that's what you see. But He said, I am your Jehovah Jireh, I will provide for you. Talunan ka na ngayon, bagsak ang lahat. Sabi, that's what you see. But God said, I am your Jehovah Tzidkenu. I am your banner. I am your victory. I am your shout of victory. At I want you to understand, God said, you will pass this through this victoriously because I am Jehovah God. Patay na ang relationship. Patay na ang lahat. Patay na ang finances. Sabi ni Lord, I am the resurrection and the life. Even though everything will die, I can resurrect it by my word, says God. At ang sabi mo, Lord, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Hindi ko na alam kung saan ako susuling. Hindi ko na alam kung saan ako magtitiwala. Sabi ni Lord, I am your El Shaddai. I am your Almighty God. Almightier than anyone else. I can control everything. I can change everything. Don't let what you see make you forget what He said. Kaya mga kapatid, ang sarap ng medyos. Tuloy natin. Malapit na ako matapos. Buhay pa po ba kayo? Tayo po ba mga naka-online? Kasama pa po namin kayo? Nandiyan pa po ba kayong lahat? Look at the next verse. Sabi niya, verse 5, your rod and your staff, they comfort me. Sandali. Okay, look at this word. Your rod and your staff will comfort me. Saan ka nakakita ng tungkod at pamalo na nakaka-comfort? Sino rito yung hinarapan ka lang ng tsinelas ng nanay mo, naihi ka? Sabi ng nanay mo, nakita mo to?
Ikaw naman, naku, sorry po. Ako na, saan ka nakakita na ang sinturo ng tatay mo pag hinarapan ka? Diba? Hindi mo naman sinabing, sabi ng tatay mo, nakita mo sinturo ko? Sabi mo, thank you, Dad. It comforts me. Walang ganon! Nag-gets mo ba ka? Eh, pero bakit sabi ni David, yung pampukpok mo, pambambo mo, at pangkalawit mo, at yung iyong tungkod, they comfort me. Bakit nakaka-comfort ang pambambo ni Lord? Tanong nyo sa inyo, bakit? Kasi yung pambambo ni Lord, hindi sa'yo, sa kalaban. Ay, walang kausap. Piniprepare ng shepherd ang rod and staff, hindi pambambo sa sheep. Saan? Sa wolf. Kaya sabi, the moment ang mga sheep nakita ng may dalang rod ang kanilang shepherd, secured na. Bakit? May lalaban na para sa akin. What is he trying to say? He is saying, he is with us in the battle. To protect us, he is with you in the battle. If you're battling with cancer, he is still with you at this moment. If you're battling with debts and so much debts, he is with you in the debts. If you are drowning, I tell you one thing, he is still with you even though you drown because he will be with you in the battle. Your rod and your staff, it will comfort me. Bakit? Alam ko, ipagtatanggol ako ng Diyos. Grabe yung pre. Ay, wala akong kausap. Tignan yung sumunod na verse. Ito pa, you prepared a table for me in the presence of my enemies. Anong sabi niya? Pakakainin kita habang may problema ka. Grabe yun ah. Sino rito ang may problema hindi makakain? Sino rito yung pag may problema tsaka nakakakain? Kaya ganyan ang katawan mo. Nag-etsyo po. Pero sabi niya, ito sabi ang sabi ni Lord, because I am your shepherd, God says, I not only will provide for you, I will protect you. At part ng aking protection sa'yo, I will prepare a table of provision in the midst of the enemies. Ano yun? I will let the enemy see that I can bless you. I will let your enemy see that I can provide for you. And I will prove to them that they are wrong and you are right because you have the right God. Ano yun? Hindi lang po siya, he blesses us in the battle. Hindi lang po siya, he's with us in the battle. He blesses us in the battle. Ang sarap pala, no? Ano pang sabi niya? You anoint my head with oil and my cup overflows. In the Old Testament time, ang oil pang masahe, pang refresh, my cup overflows. Number one, paano ka pinoproteksyonan ng Jehovah Rohi mo? One, he provides for you. Two, he protects for you. Paano ka pinoproteksyonan? He is with you in the battle. Number two, he blesses you in the battle. Kahit sa harap ng marami kang kaaway, God can still bless you. Alam niyo po ba, in these pandemic times, kahit pa mag-crossover next year, God can still bless you. And He will bless you all the more. Tapos na ba si God to protect you? Hindi, sabi niya, in the midst of the battle, He will refresh you. Saan ka nakakita? Marami kang problema, pero hindi ka stress. Grabe yun. Saan ka nakakita na marami kang pinagdadaanan, pero nakangiti ka pa? Bakit? Refreshing yun. Saan ka nakakita na marami kang problema, baon ka sa lahat, and yet you can still pray, you can still worship, and lift your hands? Ano po yun? That's refreshment from Jehovah Rohi. Sa mga taong walang Diyos, pag may problema na hindi niya mataas ang kamay niya, na hindi nga siya makatingala, hindi nga siya makapagsabing praise God. Bakit? Wala siyang relationship. Pero bakit ikaw, nakakapagtaas ka ng kamay, nasasabi mong, in the midst of the storm, through the winds and the waves, you still be faithful. Bakit? Because you know, He is with you in the battle. He will bless you in the battle. And still, even in the midst of the battle, He can still refresh you in the battle. Kaya pagtapos na ang battle, parang hindi ka galing sa gera because God is with you. Lastly, number three, Jerome, help me with this. Lastly, number one, He will provide for you. That's our great shepherd. Are you glad you are His sheep? Number two, He will protect you. Number three, mga kapatid, what God is doing is because He is Jehovah Rohi, He promises. Hindi dahil sabi, gusto ko lang niyang pagpalain, hindi. Nag-iwan siya ng sobrang daming pangako. At ito lang alam ko, pag ang Diyos na nangako, tiyak matutupad.
ang tao pag nangako, huwag ka nang umasa. Babaliin niya lahat. Pero si Lord sabi niya, tutuparin ko. Many years ago, tinupad na niya yung iba, di ba? At hindi ka pa, buhay ka pa, hindi pa siya tapos, kaya tinutupad pa niya. Huwag mong akalain ang lahat ng katuparan ng gusto mo. Mamaya, nandiyan na. Alam mo, natutuwa ako kay Lord. Lahat ng pangako niya sa akin, hindi pa niya tinutupad. Hindi pa niya tinutupad. Tanong sa'yo kung bakit. Lakas. Kasi pinapahaba pa niya buhay ko para makita ko. Kasi ganito siya. Sino ito yung gusto mo, lahat ng pangako ng Diyos, tuparin niya bukas. Pag tinupad niya yan, bukas wala ka na rin. Gusto niyo ba, wala na kayo? Uy, walang kausap dito. Yung iba ito, Lord, kailan ba darating ang pangako mo? Gusto bang tuparin ko na ngayon? Kukunin na kita. Uy, but look at this. Sabi niya, di ba? Di ba sabi natin kanina, he gives refresh in the battle. He promises, di ba? Tinan niyo yung last verse. And I'll close with this and give you an illustration. Sabi niya, surely, your goodness and mercy will follow me. Tapos na siya. All the days of my life. Tapos na siya. And I will dwell in the house of the Lord. Kailan? Ito siya oh. Ang kabutihan ng Diyos, katapatan niya, susundan ka hanggat buhay ka. At ito pang bonus, hanggang sa langit, susundan ka ng kanyang katapatan at ng awa at biyaya. Ganun siya magmahal na hindi kayang ibigay ng asawa mo, ng gobyerno kahit sino. Pero ito, look at this. Look at the verse again. Sabi niya, surely, pakibasa nga pa natin, ready, go. Surely, goodness and mercy will what? Follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Now, if you're going to look at this, plus, I need the three guys that kinutsaba ko kanina for the illustration. Please come here. Dito na lang sa stage. We have cameras. They will follow us. Okay, sino ba yung, ikaw, ha? Huh? Ito po yung believer. Mukha bang believer, Brad? Sigurado kang believer ka, ha? Kasi marami yung kilalang believer na unbelieving. Hindi, joke lang. Hindi ikaw yun. Sa kabila yun. Okay. Let's say ikaw po ito, di ba? Pag tingnan nyo po yung verse na yan, sige, talikod ka dun, Brad. Surely, ito si goodness. Ito po si mercy. Meron po akong pusa ngayon, pamagat, mercy, pangalan, mercy. Wala pong awa sa supa namin, kinakatkat lahat. Dapat pala hindi mercy, pangalan, nun, ano? Ito po ikaw. Ito po si goodness. Ito po si mercy. The Bible says, surely goodness will follow me all the days of my life. Come here. Follow. Okay, follow. That's how God, how goodness is following you. Balik kayo sa akin. Kapatid. Pero tinan nyo to. Halipo kayo. Sino po rito yung aminin, may mga stalker kayo. Ano po yung stalker? Define stalker. Yung pong sumisilip-silip sa inyo, ninaman-manang ka, stalker, di ba? Pero pansin nyo ito, ito po ang problema ni Follow. I will explain to you the original language. Problema po ni Follow, dahan-dahan lang ha. Sige, follow ulit. Follow. Follow. Stop. Pag nag-stop po siya, stop po yan. Correct? Pero ang original Hebrew word po doon, look at the screen. Surely goodness and mercy will. That's the original Hebrew. Chase me. Hahabulin ako. Hindi ako susundan lang. Kasi pag sinundan ako, parang alayo eh. Pero pag may gusto kang habulin, bakit mo ba hinahabol? Para ano? Abutan! Brad, sige. Run. Kailangan abutan nyo. Run. Abutan nyo. Gawin nyo lahat ng paraan. Gawin nyo lahat. Babagal. Hindi nag-exercise. Hindi kumain ng kanin. Kayo. Come here. Look at me. God's goodness and mercy has been chasing you all of your life.
has been chasing you all of your life. All you need to do is to slow down and stop. Takbo ka ulit. Tapos, sige, sasabihin ko sa'yo, kailangan abutan nyo, hawakan nyo siya. Sige, run. Gawin nyo lahat ng paraan. O, stop. O, abutan nyo, hawakan nyo. O, hindi humihintay. Ang gagawin, hahabuling ka. Kailangan matag ka. Kailangan magrito ka. Pero hindi ka mahahabol hanggat di ka hihinto. Marami sa atin, takbo ng takbo sa Diyos. Kaya hindi natin maranasan ang kanyang goodness and mercy. All of your life, God has been chasing you. All of your life, God has been chasing you, not just following you, chasing you. All you have to do is slow down and stop. Sabi mo sa katabi mo, minto ka na. Sabi mo sa katabi mo, minto ka na. Sige, thank you very much, guys. Minto ka na. Ayan na, inabutan ka na ng kanyang awa at biyaya. Mga kapatid, the Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leadeth me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the right path for His righteousness' sake. Yea, though I walk in the valleys of the shadows of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You anoint my head with oil, and my cup overflows. Surely, again, ulit natin, surely, goodness and mercy. Lord, let's change the word. Will chase me all the days of my life, and I will dwell in the house of my Lord forever. And because of that, I can proudly say, I am secured.